Panalo ang 13 anyos na batang Pinoy sa prestigyosong International Children's Peace Prize sa The Netherlands. Itinuturing itong Nobel Peace Prize para sa mga kabataan. Napili ang astig na Pinoy na si Kez dahil sa pagbibigay ng tulong sa mga batang nasalanta ng Bagyong Sendong sa Cagayan de Oro at sa kanyang grupong C3. Kilala lang siya sa pangalang Kez, lumaking namamalimos at namumulot ng basura sa isang dump site sa Cavite. Nakatira po ako sa dump site since doon na po ako lumaki po at hanggang masunog po yung braso ko po. Tapos yung time na po yung trabaho po ng nanay ko po, nagkakalkal po ng basura po. Yung trabaho po ng tatay ko, parang ganun din po. Mapalad at noong siya'y 7 taong gulang, nailigtas siya ng CNN hero na si Efren Peña Florida at mentor na si KB Manalaysay. Tinuruan siyang magsulat at magbasa at binago ang kanyang buhay. Siguro may plan po talaga yung Lord po na parang tumulong din po ako sa mga nangailangan po. Maging parang inspiration po sa akin yung dating buhay ko po. Binuo ni Kez ang Championing Community Children o C3, isang grupo ng mga volunteers na umiikot sa pinakamahihirap na komunidad para turuan ang mga bata ng tamang paglilinis sa katawan, nutrisyon at ng kanilang mga karapatan. The story from Kez is rather exceptional and especially when we look at where he came from and what he has changed. He changed his life tremendously. Mula sa halos na 100 entries, 3 na lang ang final nominees sa International Children's Peace Prize ng grupong Kids Rights. Si Amina mula Ghana, si Anwara mula India, at si Kez mula sa Pilipinas. Bukod sa kanyang grupo, nakilala rin sa pagbibigay ng mga regalo sa mga batang biktima ng sendong sa Cagayan de Oro na ipinalabas sa programang Ako ang Simula. Kasi po dahil, ayun po, na-nominate po ako, sobrang halaga to dahil makakatulong po ito. Sa ganun din parang makakatulong din po kami sa mga batang nangangailangan. Mahigit sa 5 milyong pisong premyo ang tatanggapin ni Kez sa pagkapanalo niyang ito na ibabahagi niya lahat sa grupo niyang C3.